Magkataon with Attorney Mark Tolentino. Nasa linya karong buntaga, Attorney Mark Tolentino. Good morning. Good morning. Kasama kami, kasamang sasi, katong mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. Maing pagkapikapi niya, Attorney. Nagkapikapi ta, tagawuntag mo gina. Muna akong pwede may imunan yun. Magkapi. So, black coffee na mo ha? Or with sugar na? Ibaligi man sa itong mga amigo. So, herbal coffee ni siya. So, muna akong imunan taga buntag. Felicia branded. Katunang na ginseng. Ginseng og tukat ali. Mga tingin na. Basta isa kakayat lang kong ipalit para way mahay. Oo. Nindot na. Ato na yun. Kasi muna nangakapi. Karong buntaga, kumusta mang Metro Manila to niyo? So may mga balita karon diha sa Metro Manila. Ang istoryahan karon sa Metro Manila karon ang kaning vaccine kay nisugot na atong presidente na nanantay gitawag for emergency use and advanced procurement. Actually sa una wala ni sugot ang atong presidente aning advanced procurement kay supak kini sa balaod sa ini sa ordinary procedure sa balaod but kung ato magusundot strictly ang atong balaod, duwagid tayo matuman ani mo na may exception sa atong balaod kung sugot ang atong presidente, kanang itawag pre-procurement, but pasabot advance payment. Kay kung di munta mo advance payment, basi di ta mahatagan ang allotment sa mga vaccine, basi ato na sa uban mga nasod, mauhay kita sa allotment. Kay ang pag-produce pagod o vaccine magod ka sa maramil, more or less tayo na sa mga 100 to 200 million vials per year. Man pila magod katawa ang tibuok kalibutan, kuwangon yun na siya. So, muna siya, ang first payment, first serve yun na siya. So, muna, good news na siya sa ato. So, but early next year, nanay tayo vaccine or possible, basin by December or January, nanay vaccine ng Pilipinas para at least natin saktong kinabuhi o normal na itong panginabuhi sa Maramel. Okay. Sa dilipang itong bisita karon na ay caller una sa telepono. Good morning, sir. Hello? Good morning, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am, good morning. Yes. Ipakonsulta sa imo sa concern lang, sir. Sige, go ahead. Naminaw si attorney. Kung sir, good. Among gi-complain nga insurance service sa ini nga itong nga mic ko nga gi-applyan sa insurance. Oo. Unsa man na life insurance, non-life, vehicle, motor insurance? Kani nga lay kani na insurance sir kani kun ba kin gitawag ka kin BI sa mic ko. Unsa ngan? Kin BI. Kay di ba loan mga loan man na? Loan na? Oo, loan oh, loan sir. Unsa may problema? Kung lagi sir, itong akong manghod na matay itong October 20, tapos kung claim lagi na mo ang iyang insurance debt niya kay namatay man siya at kung 20. Ang hantod ka rin sir, wala pa man sila kung anta amo sir. Pila man daw? Naman to. Pila man? Ang among kuha bang kuha sa ila sir, mura 50 mil. Wala mo ang tuwa sa opisina? Liad to man na sir, kaduhan na kabisis liad to, pero ang ilang kuan ingon sila nga nakuan ako na expire na daw ko no. Expire. Basin og kuan, basin og one update og bayad ang imong kato namatay. Ang nahitabo man gud ani sir kay natungod mo natungod gud sa kuan ini nga tung pagsipa na po COVID lagi. COVID. Ang pasyente sir kay COVID man sir tabo ang nagbook claim unta sir naka-isolate at tong time sir almost kuan. Mga hapit magbuwan ang isolation niya. So why makaklaim nga mura og tagtungod? Sa pagkakaroon sir, nga na unta sir, at itong September something sir, nagpagaan sila dito, ang katod sila og death certificate niya pero, tapos ang ingon nila nga, ikuan lang ko na, pa-update lang daw ko no. Sila lang ka mga simana sir, nag-update po ko sir, ingon nga ka ng kuan daw ko no, kini-expire na daw ko no. Mag-expire ba rin ang claim kasamang sa... O saan nga claim, ma'am? Kaling sa insurance, sa Team BI, sir, o micro ma siya. Micro. Amang okay. Opisina na? Nasa Fan Bank of Commerce. Attorney? Okay, kasama Armel, kaya pag kumang insurance kasama Armel, it's a contract na siya. But pasabot ko, naman mga insurance, inyong basahon itong gitawag policy sa insurance na gi-issue sa inyo, ha? Okay, so nanay ka lang, makuha mo insurance, nanay policy. Ang ganang policy mo kasama Armel, depende na niya kung pila ka period, na magiging insurance na gitawag na whole life insurance, na sa gitawag term insurance. Term. Kaya ako nabawa sa iya, ha, more na siya ka ng
life insurance, but duha klase ang life insurance sa Marvel. Na ito gitawag whole life, but pasabot until you reach, until mapatay ka, insured ka. Bisa pa pili edad di mo, na sige tawag term insurance. Term. Ang ganun term insurance, 1 year at yan eh, 2 years at yan eh. So, but pasabot, pag after, within 1 year, dapat i-claim gina, alin mo siya, man, dapat ang coverage, tanaw na to ang coverage in pursuance sa policy sa insurance, kung ang coverage niya 1 year lang, dapat i-claim na within 1 year. Kung for example, kailangan, kung di ka ma, kung buhay pa ka, man-expired ang insurance, o manamatay ka after 1 year na, man-insurance expired na, wala kayo makuha na. Kay term insurance man, muna ka lang mga term insurance sa Marmil, mas barato na siya kaysa compared sa whole life. Ma'am, kaya basin, na may expiration. Basin term insurance, ma'am, ba, pangitaan daw ang policy na para mabasa na to. Yan, ito naman ko sila, ano sir, dito sa opisina gibis mo. Yan, yun naman ko dito. Dili lagi. Di ka ba ito opisina? Kaya ka na mga opisina sa mga insurance. As much as possible, kung claim ang isgutan, bad news na sila, ha? Bad news unang na. Insurance. Basta mo claim ang usa ka kliyente, bad news na. But pasabot, makuha sila kwarta. Pero good news sa mga ahente. Good news mga hinte, kung bupalit kang insurance sila, ha? Good news na kayo, magkakomisyon man sila. Pag na insurance, that's normal. So, ibang buhato, before ka matong kopisina, kuhaon dapat na kay kopya sa polisiya, kay na dito nakasuwat kung cover ba ang imong isuon ka itong namatay. Kung di na cover at itong insurance, sayang-sayang na kasi yung oras, kung matong kopisina, na expired na di ay, o wala na di ay coverage sa imong insurance, kay nahuman na ang term na gibayaran sa imong isuon. Tanawa lang sa ang policy, ma'am. Nay, kung may kopya, basa ha. Kung ano sa'yo naka-indicate sa sulod. One mangod, sir. Ang kone, sa uban mangod ng mga micro, sir. Itagaan mangod with transmod, sir. Kay naka-isolate pa mangod ang complain ad to. Kay naaman sila sa kuan, di pa sa TED. Tapos, ang ad to. Di na sa reason na na-isolate niya. Or namatay na din naman yung ngason ang tanaw na to doon sa'y nakasuwat sa insurance agreement no, sa policy. Example namatay ang claimant after nasa 1 year na coverage hindi nakaka-claim okay. Kaya namatay naman siya man, ang insurance niya 1 year naman so ang tanaw ni mo before ka mo claim o kung saan na diha ay mabino na mga istorya unaw ni mo basa ang policy sa insurance ang policy. Kaya nakasuwat dito tanan unsay mga benepisyo o say dili mga benepisyo. Ikaduha, ang mo claim dapat na ay gitawag insurable interest. Wala kay interest din kakaklaim. Kinsa man na matawana ang nai insurable interest? Number one, beneficiary siya. Ikaduha, dapat na siya insurable interest. Kaya insurable interest, example, asawa, legal wife, anak, mo ni mga nai insurable interest. For example, amigo lang, uyab lang, di ka maka-claim og benefits bisa pag-isuwat ka sa as beneficiary kay you have no insurable interest. Duha ka requirement to be a beneficiary ka sa Marmel. Number one, gi-indicate dito sa policy kinsay imong kinsay ikaw isa ka beneficiary gisuwat dito. Ikaduha, dapat ang beneficiary na ay gitawag insurable interest. Kung wala nang duha ka sa Marmel, bisa pag-isuwat ka as beneficiary, di gihapon ka ka-claim sa insurance benefits. So ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.